May masakit ka bang sinabi ngayong araw? Minsan talaga namang hindi natin kayang kontrolin ang bibig natin. Mga salitang lumalabas na lang at parabang dire-diretso na lang ang pagsasalita. At hindi natin namamalayan, tayo ay may nasasaktan na. Pero, sa maniwala at sa hindi, minsan alam natin na nasasaktan natin sila at hindi na lang natin pinapansin at hinahayaan na lang natin silang masama ang loob sa atin. Parang wala na lang tayong pakialam kung nasaktan natin sila at walang sorry silang makukuha sa atin. Yes, may ganito at may ganito araw-araw. Mga taong mas mababa ang antas ng pamumuhay sa atin at wala na tayong pakialam kung nasasaktan natin sila. Ang sinasabi ko ay yung mga tao na alam natin na nasasaktan natin sila, pero may mga taong nasasaktan natin na hindi naman natin alam. Yung wala tayong kamalay-malay na nasasaktan natin sila at pinili na lang nilang huwag kumibo. Hindi mo alam kung paano nila tinake ang sinabi mo sa kanila. In short, hindi mo alam kung gaano mo sila nasaktan. Hindi mo alam kung gaano nila katagal inisip ang sinabi mo. Kung gaano nila inisip kung totoo ba ang biro mo sa kanila. Maaaring wasak o sira na ang araw niya. Sira na ang mga gagawin niya na sana dahil masaya sana siya noong araw na yon hanggang narinig niya ang sinabi mo. Ang masakit pa, damay pati pamilya niya. Kapag hindi tayo maingat, makakasakit at makakasakit ang mga salita natin sa iba. Ang mga taong wala namang kasalanan sa atin, wala namang atraso sa atin, pero sinaktan natin. At alam kong hindi ikaw yun. Hindi ikaw ang klase ng tao na mananakit ng tao na pinlano. Hindi ikaw ang taong walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Lagi kong sinasabi na kapag nakasakit tayo, magsosorry tayo. At kahit kailan, hindi naging option ang magsosorry ba ako? Automatic yun. Kapag nakasakit ka, magsosorry ka. Marami na ang mga masasakit na mga salita sa mundo, pero huwag mong hayaan na sa'yo manggaling ang iba. Oo naman, di mo naman maipapangako na hindi ka na makakasakit. Minsan naman kasi, joke lang yun, di ba? Pamilyar ba? Pero hindi na importante ang noon, kundi ano ang gagawin mo pagkatapos. Sabi nga sa Ephesians 4:29, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antinor Jr. Certified. Thank you and God bless.